Isang magandang feature nitong Gilicol Race Sports Limited Edition is pwede mo siyang i-open yung kanyang mga bintana sa pamamagitan ng kanyang intelligent key. I-unlock mo lang siya. Tapos mo siyang i-unlock, i-push muli yung kanyang unlock. Kung sana siyang... Hello guys, have a nice day po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga tumatangkilik nitong Top Gun TV. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy 2022. Have a nice day po. At sana po ay okay lang kayo dyan. At maraming salamat po bagong lahat sa lahat ng mga tumatangkilik nitong ating channel, itong Top Gun TV. At sa lahat po ng mga subscriber, sa lahat po ng mga palagian na sumasubaybay dito sa ating ating channel sa Top Gun TV. Happy New Year po. At kumusta po kayo diyan? At sana'y okay lang kayo diyan. Kumusta ka diyan? Okay ka lang ba? Have a nice day. So this time mga kabangbang, itutuloy natin itong ating review about dito sa Gili and about my observation na tuloy-tuloy dito sa Gili Cool Race Sports. 2020 model po itong ating sasakyan na Gili, si Thanos. So, sa ngayon, maganda talaga ang Gili Cool Ray. At para kang, although hindi ito level ng mga luxury car, pero para kang nagdadrive ng luxury car na fully automatic, fully computerized. Yung kanyang parking, pipindutin mo lang. At ang kanyang meron siyang auto hold kapag nasa traffic ka. Meron siyang mga feature na wala sa iba na sasakyan na makikita mo. Alam nyo guys, ang maganda rito kay Cool Ray, makwento ko lang sa'yo, sa inyo, na kapag iminalual mo o ginamit mo yung kanyang manual mode, ay doon mo maririnig yung tunog ng pipe, yung tunog ng kanyang apat na tambutso na halimaw, umaatungal. At talagang para kang, lalo na kung ikaw ay naka-sports, naka-sports car ka talaga sa tulin, sa tunog, at saka doon sa kanyang way mo siyang i-drive, no? So, try natin guys. Pakinggan nyo. Tingnan lang natin kung maririnig, ha. Okay. E-sports ko, ha. Okay. Tapos, i-manual ko. Yan. So, yung manual 1, plus, minus lang po naman to, di ba? So, start ka sa primera, and then, lilipat ka sa 2, at mamaya, pakikita ko sa inyo kung saan yung kanyang selector. Yan po, oh. Hindi ko alam kung maririnig nyo, ano? Yan, naka-sports po tayo. Dito lang kasi sa mga kalye natin, masyado masikip. Hindi mo magamit talaga yung ano eh. Hindi mo magamit yung gusto mong tulin dahil ang sasakyan, halos abutin mo na sa likod niya. Ayan o, sumisibat siya o. Kita nyo. Ayan. Yung kanyang tambutso, kung naririnig nyo, pakinggan nyo guys. Ayan o, naka-ano yan? Naka-manual mode.
yung kanyang transmission is nandun sa manual. Guys, oh. 2. Ang Sports, wala siyang auto hold, no? Tingnan natin ako meron. Ah, meron din siyang auto hold. Kaya hindi ko alam kung gumagana. Ah, gumagana yung auto hold niya. Okay, first time ko kasi sinubukan niya, no? Kaya lang sumisipad. Sumisipad siya. Ah, kapag hindi mo na control yung ano, kapag naka-sports ka, pag hindi mo na control, abutin yung sinusundan mo na sasakyan. Ayan o. Gumagana yung kanyang apat na tambutso, yung kanyang apat na pipe. Ayan o. Siya po pag ganun ka, ang galing talaga nito si Kodo Reno. So, number 2, add tayo. Okay, segunda. And then, ano lang naman yun eh, click-click lang dito. Mamaya pakikita ko sa inyo kung saan yung selector ng manual, no? Kasi di ba plus o minus siya. So, yun guys, nakita nyo na maganda talaga, no? So, medyo ano eh, medyo maluwag dito. Try ko rin Sports tapos manual. Pakinggan nyo guys, ah. Okay, so yan ha. Sa lahat ng mga nagbabalak na bumili ng sasakyan dyan. Ito pong vlog namin na to, na ito pong vlog natin na to, ay para dun sa mga gustong makapili ng maayos na sasakyan. Hindi po tayo binayaran ng Geely, Colray, ng company ng Geely, pero gusto po namin maibahagi yung na-experience namin dito sa Geely. Kaya ako ginagawa itong video. Exciting talaga na nagda-drive ka ng Geely Courier, no? Muntik nang abutin yung kasunod, kaya delikado kaya talaga. Kapag masikip yung daan, kapag naka-sports ka, kasi sumisibad talaga eh. Yung pagtapak mo doon sa acceleration or doon sa cylinder, yung impact, sports na sports talaga yung dating nitong Geely Colray Sports. And actually, ibalik ko na sa drive. Kasi medyo, siyempre kapag ikaw ay naka-sports, medyo malakas din sa gas. At dahil hindi naman natin makuha yung tulin, kapag tayo ay nag-drive dahil nga masikip, maraming sasakyan, ay parang nasasayang lang yung ano, yung bilis mo, no? Kasi bigla kang sisibad bilang mabilis yung takbo ng sasakyan, tapos bigla ka ring hinto dahil nandiyan na sa unahan mo yung likod ng sasakyan na sinusundan mo. So kapag bumunta ka ng probinsya, kapag maluwag sa mga highway, talagang napakagandang gamitin. At hindi naman tayo nag-ganon sa pag-drive kasi delikado. Mamaya, lalo may mga motor na kung saan-saan ay dumadaan. Mayroong dumadaan sa kaliwa, mayroong dumadaan sa kanan. Baka mamaya madali aksidente. So, exciting at maganda talaga itong Geely Colray Sports. Sa lahat ng mga kabangbang dyan at sa lahat ng mga nanonood itong ating video na to. At isang magandang feature pa nitong Geely Colray, hindi ko lang alam kung meron yung Okavango or yung ibang brand nitong Geely.
Pero dito sa Gili Culinary Sports na na-try ko, na minsan ako ay nagpakarawas, ang sabi ko doon sa Karawas Boy na pasiritan niya ng tubig yung kanyang muffler para matanggal yung mga nakadikit-dikit na dumi or putik. Ang pagkakaunawa pala niya sa akin, hindi niya nakuha ang ibig ko sabihin. Ang akala niya, yung tambutso, yun ay yung muffler. So, sinirita niya yung butas, diretso doon sa loob ng tambutso. So, sabi ko, naku, delikado ah. So, ngayon, medyo nag-aalala ako, pero nung may start ko yung sasakyan, habang umaandar yung sasakyan, meron pala siyang butas doon sa may muffler. Kung nakikita mo yung butas na yan, yan, kahit malagyan ng tubig yung kanyang tambutso, kapag in-start mo yung sasakyan, itinutulak ng hangin papalabas dito sa butas. Lalabas pala yung tubig, kung mapasukan man ng tubig, yung kanyang pipe, yung kanyang tambutso. At meron siyang butas na maliit habang umaandar yung engine nitong Geely, no? Nitong Geely Culinary. Yung picture nito, yung kanyang mood, yung simple at napakaayos na driving, yung kanyang sistema na fully computerized, at yung kanyang tulin kung gusto mo talaga ng matulin. Kung ikaw ay isang driver na gusto mo palagi ay matulin yung iyong sasakyan, ito na, ibibigay na sa iyo kung ano yung gusto mo. So yan ang difference ng Geely Culinary doon sa ibang sasakyan or ng Geely, no? Kahit meron siyang 7-seaters, ito kasing Geely Culinary Sports, ito ay 5-seaters lang. Pero kung talagang marami kayo, pwede 6. Yan, wag lang masyadong malaki. Ali kayo, let's see. Tapos, mamanual ko. Okay? So yan, manual 1. Manual 4 na. Kapag mabilis na pala yung takbo mo, tapos ipinasok mo doon sa manual, automatically, kung ano yung tulin ng yung gear, ng yung tulin, nakatapat nung gear na ginagamit mo, yun na yung papasok sa kanya. So, nasa fourth gear na. Hindi ka na mag-start dun sa 1 or ano yung tulin. So, ganun, para din yung ibang automatic. So, yan guys. Kapag nasa manual 4 ka, M4, hindi gaano matungal na yung kanyang pipe, yung kanyang tambutso. Pero yung tulin, makikita mo na, no? Yan. Tulin yan. Matulin. Ayan, no? Okay, yan. So, una na. Yan. Yan. Okay. So, sports. Ayan guys, oh. Wala kang malusutan eh, talaga masikip eh. Guys, oh. So automatic kapag bumababa yung bumabagal yung sasakyan, yung manual niya, bumababa din. Number 4, number 3, number 2 na tayo. Second gear na tayo ngayon. So, kapag bumababa, yung kanyang apat na tambutso, yun, galit. Yan, no? Yun. Guys.
yung gamitin, guys. Oh, mga ka-chili, ang ganda talaga dito. Ang ganda talaga ng Chili Cook Race Sports. Ang bira. Nandito tayo sa Marcos Highway. Ayan, oh. Ayan. Okay, so automatic kapag bumabagal, bumabalik sa third gear, second gear, and then first gear. Kapag tumataas yung kanyang ang level ng gear niya, nagiging 3, naging 4, yung atungal ng kanyang pipe, yung kanyang tambutso, unti-unti rin na humihina. Pero kapag nasa nandun sa first gear, yung kanyang tambutso ay umaatungal. Yan. Okay, subukan natin bumagal, ah. Balik natin sa ano. Yan, nasundos tayo yan. So, try natin sa 1, okay? Okay, yan. Guys, oh. So, automatic nag-a-adim yung kanyang gear, no? Ah, kahit nasa manual siya. Tumulin. 1, 2, 3, 4, 5. Actually, kapag nandun ka sa highway, hindi ko alam kung meron itong 6, pero baka meron. Ito lang kasi pigil, eh. Hindi natin ma-try talaga. Ayan, o. Makikita ng mga driver dito na si Jilly Colray na yung maatungal yung tambutso niya. So kapag naka-number 2 siya, hindi ako nagtataas ng gilid. Ganda ng kanyang ano, kanyang tulog. So yan, papasok na tayo sa Sumulong Highway. So yan, guys, babalik na tayo dun sa normal mode na at least na-try natin yung kung gaano kaganda nung tunog ng pipe or yung tunog ng tambutso. Yung apat na tambutso niya, gumagana lahat. Ayan, o. Oh. Yung masikip na dito, eh. Pero walang sasakyan, eh. Parang sarap gamitin. So yan, mga ka-chili, sa lahat ng mga kabangbang dyan na nanonood dito ng ating video na to, na-try natin na gamitin yung sports mode ni Chili Cold Race Sports at siguro naman naririnig nyo yung atungal ng apat na tambutso ni Chili Cold Race. Sarap gamitin at ito talaga yung coach, eh.
na hindi naman luxury, pero ang feeling mo kapag dinadrive mo siya ay luxury talaga. Halina kayo guys, sa lahat ng mga nagbabalak, nag-iisip, nagtitingin-tingin sa sasakyan, kung ano yung gusto nyong bilhin na sasakyan, eto guys, ang masasabi ko lang sa inyo, Geely o Kabanggo or kahit na ano sasakyan, pero this time, itong ating sasakyan is Geely Colray Sports at napakaganda talaga. Very good. Very nice car. So hanggang sa muling video mga kabongbang. Bago natin tapusin itong ating video ay binabati natin yung Geely Colray showroom sa Fairview. At kung taga-arian kayo sa Fairview, guys, meron pong showroom diyan. Meron diyang dealer ang Colray sa Fairview, Geely Colray Fairview. At bagong opening po sila noong December 30. So kung malapit ka lang dyan po, pwede nyo pasyalan. At dumarami yung mga branches ng Geely Colray. Actually, kapag ako'y lumalabas ng daan, kahit dito sa Sumulong Highway, kahit dyan sa Marcos Highway, kahit dun sa Manila, nakarating ako ng Batangas, nakarating ako ng Tagaytay, makikita mo na sa daan yung Geely na brand ng sasakyan. At marami ka nang makikita. At kahit kayo dyan, sa mga nanonood itong ating video na to, kung bakit mabilis dumarami ang nagkakaroon ng interest na magkaroon ng Geely because of sa kanyang feature niya na napakaganda, yung kanyang mga sistema na ginawa ng Geely na hindi ka nagaanong mapapagod sa pagdadrive dahil nga fully computerized po itong Geely brand ng sasakyan. So yan po, at isa pa nga po, nabanggit ko nga doon sa mga video at napanood nyo naman din doon sa mga ibang mga vlog ng mga katulad po natin na may Geely Colray, yung mga ka-Geely natin, na ito po ay sister company ng Volvo. At ang maganda po, dahil sa sister company, ang bumili po ng Volvo ay ang company ng Geely. Kaya yung kanyang sistema ay inilagay na dito sa Geely. Yung kanyang engine ay Volvo, at ang kanyang design ay Volvo, at ang kanyang feature ay Volvo. Yan po. So, yan guys. At hanggang dyan lang po yung ating video. At kung nagustuhan mo po itong ating video, please share and subscribe. At sa lahat po ng mga tumatangkilip, maraming salamat po muli. Pakikalat naman po at pakishare po ng video at makakatulong po yan sa atin. Thank you. So, eto, pakita ko sa inyo ngayon kung nasan ba yung kanyang manual. Okay, nandito sa ngayon, nandiyan siya sa automatic transmission. Okay, nakapark siya. So, kapag lalagay natin sa manual, hatak muna, doon ka muna sa drive, and then, saka mo siya hatakin ng pa, kaliwa, sa left. So, yun, umilaw na yung air, manual na siya. So, naka-manual 1 yan. Okay, M1. Yan. So, ibig sabihin yan, manual. So, ngayon, kapag nandito ka na ngayon sa manual, plus, minus lang naman yan. Mag-start ka sa number 1, tapos add, plus, 2, 3, 4, 5. Habang bumibilis yung takbo, habang dumidiin yung tapak mo sa gasolina kapag nasa highway ka. O, so, yan yun. So, asa naman yung kanyang selector? Okay, pakita ko ha. Ito, nakikita nyo ba to guys? Yan. Ito, yan. Yan, ito plus. Ito yung minus. Yan. Ito. Ito yun guys, yan. Diyan lang siya. Yan yung selector niya. Kung ililipat mo sa number 2, number 3, number 4, ito. Kung magbabawas ka naman, dito ka naman, ito naman yung kakalabitin. O, yung ipupush. Ito.
Ayan. So, yun yung manibela. Okay, pakita ko sa inyo, ha, guys, ha. Ayan. Nakikita. Ito. At saka yun. Yun yung selector ng manual. So, ayan. Okay? So, kapag, okay, balik natin sa drive na sa automatic transmission. Okay? So, hindi natatakbo yan. Naka-park eh. Kapag inilagay mo dito yan, hindi umilo yung kanyang manual kasi kailangan, kung gusto mo natatakbo yan, dito ko muna sa drive and then, saka mo siya ipupush ng pakaliwa. Okay, so yun umiilaw. Kapag umiilaw, gagana yung manual niya, plus saka yung minus niya. Oh, so yun guys, yun lang naman, napakadali lang. Pero, kung i-start mo siya, tapos naka-manual na, hindi mo mapapabante itong manual niya, hindi siya tatakbo. Naka-stop lang sa palagi. So, yan yung tip ko sa inyo. Kung ikaw ay bagong magkakaroon ng Geely, Geely Okobango, or katulad din ito, Geely Colray, so, yun lang po proseso ng manual. Kung minsan, mapapagkamalan mong sira kasi, kapag nandyan yan, tapos in-start mo, kahit ganun mo, hindi lilipat yan dun sa ano, sa drive. Kailangan, dito ka muna. Yan. Dadalhin mo muna habang nandun ka sa automatic transmission. Lagay mo muna sa drive. And then, saka ka magmamanual. So, mag-go forward yan kapag tinapakan mo yung acceleration. Kapag tinapakan mo yung kanyang silinyador. So, yan. Ang tip ko sa inyo, guys. Astig talaga si Geely. Isang magandang feature nitong Geely Colray Sports Limited Edition is pwede mo siyang i-open yung kanyang mga bintana sa pamamagitan ng kanyang intelligent key. I-unlock mo lang siya. Tapos mo siyang i-unlock, i-push muli yung kanyang unlock. Kung sana siyang bubukas yung bintana. And then, kung gusto mo siya na i-close muli yung kanyang bintana, push mo lang yung lock. So, yan. At kung gusto mo naman siyang i-start, bago ka sumakay, yan, yung isang napakagandang feature nitong Geely Colray, yung dalawa. So, yung kanyang bintana, sa pamamagitan ng kanyang intelligent key, ay pwede mong i-close and then i-open. Kaya kapag mainit, pwede mong bago mo i-start, i-open mo muna yung bintana. Kapag nakasingaw na, kapag nababad sa init, saka mo i-close and then saka mo i-start ng automatic. Para pag sakay mo, malamig na yung kotse. Hindi ka na pagpapawisan, lalong-lalo na kung ikaw ay may hypertension, malamig na. Hindi ka na pagpapawisan dun sa loob. And then, mainit na yung engine, pwede tugo ka na pagsakay mo. So, doon mo rin, dito mo rin siya, kuklose. Push mo lang matagal. Na-off mo yung kanyang engine. Then again, ulitin natin. So, una, open. Okay, and then, yun mo kanyang four windows. Yan. Guys, yan yung itsura ng kapag naka-open yung kanyang apat na bintana at saka yung kanyang sunroof. Gwapong-gwapo, pogi talaga. Ayan guys. Tingnan nyo. Pag nagda-drive ka, astig-astig talaga ang dating mo guys. Yung Geely Colray. Na wiper sa likod. Ayan ang itsura ng kanyang sunroof. Patay, dito lang pinapatayin guys. Yan. Dito sa dulo. So yan guys. Oh. Mga kabangbang sa lahat ng mga kagilid dyan. Ito naman sa harap. Ito yung kanyang loob kapag nandito ka sa labas.
Gili Colray Sports. Ito siya kapag nasa taas.